Kabanata 9, perpektong pagpapahayag ng sarili o ang banal na disenyo. Ang bawat tao ay mayroong perpektong pagpapahayag ng sarili. May isang lugar na dapat niyang punan at hindi mapupunan ng iba, isang bagay na dapat niyang gawin na hindi magagawa ng sinuman. Ito ang kanyang kapalaran. Ang tagumpay na ito ay gaganapin, isang perpektong ideya sa banal na isip, naghihintay ng pagkilala ng tao. Dahil ang imaging faculty ay ang creative faculty, kinakailangan ng tao na makita muna ang ideya bago ito mag-manifest o mahayag. Kaya ang pinakamataas na pangangailangan ng tao ay ang banal na disenyo ng kanyang buhay. Maaaring wala siyang kaunting ideya kung ano ito dahil marahil may ilang kahangahangang talento na nakatago ng malalim sa kanyang kalooban. Ang kanyang kahilingan ay dapat sabihin na walang hanggang espirito, buksan ang daan para sa banal na disenyo ng aking buhay na ito ay mag-manifest. Hayaan na ang aking likas na kakayahan sa loob ko ngayon ay palayain. Hayaan mong makita ko nang malinaw ang perpektong plano. Kasama sa perpektong plano ang kalusugan, kayamanan, pagmamahal at perpektong pagpapahayag ng sarili. Ito ang parisukat ng buhay na nagdudulot ng perpektong kaligayahan. Kapag ginawa ng isang tao ang kahilingan na ito, maaaring makakita siya ng malalaking pagbabago na nagaganap sa kanyang buhay dahil halos lahat ng tao ay lumayo sa banal na disenyo nito. Alam ko, sa kaso ng isang babae, para bang hinampas ng bagyo ang kanyang mga gawain, ngunit mabilis na dumating ang mga pagbabago at napalitan ng bago at kahangahangang mga kalagayan ang mga luma. Ang perpektong pagpapahayag ng sarili ay hindi kailanman ginawa, subalit sa ganoong kaakit-akit na interes na ito ay tila halos tulad ng paglalaro. Alam din ng mag-aaral, sa pagdating ng tao sa mundong tinustusan ng Diyos, ang pangtustos na kailangan para sa kanyang perpektong pagpapahayag ng sarili ay malapit na. Maraming mga may likas na kakayahan ang nakipaglaban sa maraming taon sa problema ng pangtustos nang ang kanyang binigkas na salita at pananampalataya ay nailabas ng mabilis ang mga kinakailangang pondo. Halimbawa, pagkatapos ng klase, isang araw, isang lalaki ang lumapit sa akin at inabot sa akin ang isang sentimo. Sinabi niya, "Mayroon lang akong 7 sentimo sa mundo at bibigyan kita ng isa. Dahil may pananampalataya ako sa kapangyarihan ng iyong binigkas na salita, nais kong sabihin mo ang mga salita para sa aking perpektong pagpapahayag ng sarili at kaunlaran. Ako ay nagsalita ng mga salita na nais niya at hindi ko na siya nakitang muli hanggang makalipas ang isang taon. Pumasok siya isang araw, matagumpay at masaya, na may hawak na isang rolyo ng mga dilaw na perang papel sa kanyang bulsa. Sinabi niya, nakaagad pagkatapos mong sabihin ang mga salita, nagkaroon ako ng posisyon na inaalok sa akin sa isang malayong lungsod, at ngayon ay nakikita ko na ang kalusugan, kaligayahan at pangtustos. Ang perpektong pagpapahayag ng sarili ng isang babae ay maaaring maging isang perpektong asawa, isang perpektong ina, isang perpektong ilaw ng tahanan, at hindi kinakailangan ang pagkakaroon ng pampublikong karera. Humingi ng tiyak na mga gabay at ang paraan ay gagawing madali at matagumpay. Hindi dapat isalarawan o pilitin ang isang imahe sa isipan. Kapag hiniling niya ang banal na disenyo na pumasok sa kanyang conscious mind, tatanggap siya ng mga nagliliwanag, na mga inspirasyon, at magsisimulang makita ang kanyang sarili na gumagawa ng ilang mahuhusay na tagumpay. Ito ang larawan o ideya na dapat niyang hawakan ng walang pag-aalinlangan. Ang mga bagay na hinahanap ng tao ay hinahanap din siya. Hindi dapat pilitin ng mga magulang ang mga karera na gusto at propesyon ng kanilang mga anak. Sa pamamagitan ng kaalaman sa espiritual na katotohanan, ang banal na plano ay maaaring magsalita ng maaga mula sa pagkabata o bago ipanganak. Ang treatment sa bata na bagong panganak ay dapat na hayaan ang Diyos sa batang ito na magkaroon ng perpektong pagpapahayag. Hayaan ang banal na disenyo ng kanyang isip, katawan at mga gawain ay maipakita sa buong buhay niya, magpasawalang hanggan.
Ang kalooban ng Diyos ang dapat mangyari, hindi ang sa tao. Ang disenyo ng Diyos, hindi ang disenyo ng tao, ang utos na makikita natin, na tumatakbo sa lahat ng mga kasulatan, at ang Biblia ay isang aklat, na tumatalakay sa agham ng pag-iisip. Ito ay isang libro na nagsasabi sa tao, kung paano palayain ang kanyang kaluluwa, o subconscious mind, mula sa pagkaalipin. Ang mga labanang inilarawan ay mga larawan ng tao na nakikipagdigma, laban sa mga mortal na kaisipan. Ang mga kalaban ng isang tao ay nasa kanyang sariling sambahayan. Ang bawat tao ay si Jehoshaphat at ang bawat tao ay si David, na pumatay kay Goliath, ang mortal na pag-iisip, gamit ang maliit na puting bato, ang pananampalataya. Kaya't dapat mag-ingat ang tao na hindi siya ang masama at tamad na lingkod, na nagbaon ng kanyang talento. Malaking parusa ang kapalit sa hindi paggamit ng kakayahan ng isang tao. Kadalasan ang takot ay nasa pagitan ng tao, at ng kanyang perpektong pagpapahayag ng sarili. Ang takot sa iyong katayuan ay humahadlang sa maraming likas na kakayahan. Ito ay maaaring pagtagumpayan sa pamamagitan ng pagsasalita, o pagtrato, pagkatapos ang bawat individual, ay mawawala ang lahat ng sariling kamalayan, at pakiramdam lamang niya, na siya ay nasa isang katayuan para sa walang hanggang katalinuhan, upang ipahayag sa pamamagitan ng kanyang sarili. Siya ay nasa ilalim ng direktang inspirasyon, ng walang takot at tiwala. Para sa kanya, pakiramdam niya na ang ama sa kalooban niya ang gumagawa ng gawain. Isang batang lalaki ang madalas na pumupunta sa klasiko kasama ang kanyang ina. Hiniling niya sa akin na magsabi ng mga salita para sa kanyang darating na mga pagsusulit sa paaralan. At sinabi ko sa kanya na gawin ang pahayag na ito. Ako ay mayroong walang hanggan na katalinuhan. Alam ko ang lahat ng dapat kong malaman sa paksang ito. Siya ay may mahusay na kaalaman sa kasaysayan, ngunit hindi sigurado sa kanyang aritmetika. Nakita ko siya pagkatapos, at sinabi niya, nagsabi ako ng mga salita para sa aking aritmetika, at pumasa ako ng may pinakamataas na karangalan. Ngunit naisip kong makakaasa ako sa aking sarili para sa kasaysayan, at nakakuha ako ng napakahirap na marka. Ang tao ay madalas na nakakatanggap ng isang pag-urong kapag siya ay masyadong sigurado sa kanyang sarili, na nangangahulugan na siya ay nagtitiwala sa kanyang pagkatao, at hindi ang ama na nasa kanyang kalooban. Isa pa sa mga estudyante ko ang nagbigay sa akin ng halimbawa nito. Nagsagawa siya ng mahabang paglalakbay sa ibang bansa noong tag-araw, bumisita sa maraming mga bansa, kung saan hindi niya alam ang mga lengguwahe. Siya ay palaging tumatawag para sa patnubay at proteksyon bawat minuto at ang kanyang mga gawain ay naging maayos at mahimala. Ang kanyang bagahe ay hindi kailanman naantala o nawala. Palaging nakahanda ang mga tirahan para sa kanya sa pinakamahusay na mga hotel at mayroon siyang perpektong serbisyo saan man siya pumunta. Bumalik siya sa New York at alam na niya ang mga lengguwahe. Naramdaman niya na hindi na niya kailangan ang Diyos, kaya't sinundan niya ang kanyang mga gawain sa karaniwang paraan. Nagkamali ang lahat, naantala ang kanyang mga bagahe, sa gitna ng hindi pagkakasundo, at kalituhan. Ang mag-aaral ay dapat bumuo ng kaugalian, ng pagsasanay sa presensya ng Diyos bawat minuto. Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya, walang maliit o malaking kadakilaan. Minsan ang isang hindi gaanong mahalagang pangyayari ay maaaring maging punto ng pagbabago sa buhay ng isang tao. Si Robert Fulton, habang nakatingin sa kumukulong tubig na kumukulo sa isang takore, nakaimbento siya ng steamboat. Nakakita ako ng isang mag-aral, madalas pinipigilan ang kanyang demonstrasyon sa pamamagitan ng pagtutol o pagturo ng daan. Itinapat niya ang kanyang pananampalataya sa isang antas lamang at idinidikta ang paraan na nais niyang dumating at makita na nagpapatigil sa mga bagay-bagay. Ang aking paraan, hindi ang iyong paraan, ay ang utos ng walang hanggang katalinuhan. Tulad ng lahat ng power, maging ito man ay singaw o kuryente, dapat itong magkaroon ng isang walang laban na makina o instrumento upang gumana,
At ang tao ay ang makina o ang instrumento na iyon. Paulit-ulit na sinasabi sa tao na manatiling nakatayo. O Juda, huwag kayong matakot, ngunit bukas ay magsiparito laban sa kanila, sapagkat ang Panginoon ay sasama sa inyo. Hindi ninyo kailangan na makipaglaban sa labanang ito, tumayo kayo, at tingnan ang pagliligtas ng Panginoon na kasama ninyo. Makikita natin ito sa mga insidente ng $2,000 na dumarating sa babae, sa pamamagitan ng may-ari ng lupa, nang siya ay naging hindi lumalaban, at hindi nababalisa, at ang babae ay nanalo sa pag-ibig ng lalaki, pagkatapos ng lahat ng pagdurusa. Ang layunin ng mag-aaral ay ang katatagan. Ang pagiging matatag ay isang kapangyarihan dahil binibigyan ito ng kapangyarihan ng Diyos ng pagkakataong magmadali sa tao upang kaluuban at gawin ang kanyang mabuting kasiyahan. Ang katatagan ay pag-iisip ng malinaw at gumagawa ng mga tamang desisyon ng mabilis. Hindi niya pinalampas ang isang pandaraya, ang galit ay nagpapalabo sa mga pangitain, nilalason ang dugo, ang ugat ng maraming sakit, at nagiging sanhi ng maling desisyon na humahantong sa kabiguan. Ito ay pinangalan ng isa sa pinakamasamang mga kasalanan dahil ang epekto nito ay napakasama. Nalaman ng mag-aaral na sa metapisika na ang kasalanan ay may mas malawak na kahulugan kaysa sa lumang pagtuturo. Anumang hindi nagmula sa pananampalataya ay kasalanan. Nalaman niya na ang takot at pag-aalala ay nakamamatay na mga kasalanan. Ang mga baligtad na pananampalataya at sa pamamagitan ng mga baluktot na larawan ng pag-iisip ay naisa sa katuparan ang bagay na kanyang kinatatakutan. Ang kanyang gawain ay palayasin ang mga kaaway na ito mula sa subconscious mind. Kapag ang tao ay wala ng takot, siya ay patay na, sinabi ni Maeterlinck, ang tao ay may takot sa Diyos. Kaya gaya ng nabasa natin sa mga nakaraang kabanata, mapagtatagumpayan lamang ng tao ang takot sa pamamagitan ng paglakad patungo sa bagay na kinatatakutan niya. Nang si Josaphat at ang kanyang hukbo ay naghanda upang salubungin ang kaaway na umaawit ng purihin ang Panginoon, sapagkat ang kanyang awa ay magpakailanman, nalaman nilang ang kanilang mga kaaway ay pinaslang ang isa't isa at wala nang dapat labanan pa. Halimbawa, hiniling ng isang babae sa isang kaibigan na maghatid ng mensahe sa isa pang kaibigan. Natakot ang babae na magbigay ng mensahe, gaya ng sinabi ng isipan ng pangangatwiran, huwag kang makialam sa usaping ito, huwag mong ibigay ang mensaheng iyon. Siya ay nabagabag sa espiritu dahil ibinigay niya ang kanyang pangako. Sa wakas, nagpasya siya na lumakad patungo sa leon at tumawag sa batas ng banal na proteksyon. Nakilala niya ang kaibigan kung saan siya ay maghahatid ng mensahe. Ibinuka niya ang kanyang bibig upang sabihin ito, nang sabihin ng kanyang kaibigan, umalis na si ganito at si ganyan, at dahil dito hindi na kailangan na magbigay pa ng mensahe, dahil ang sitwasyon ay nakasalalay sa taong nasa bayan. Dahil handa siyang gawin ito, hindi siya obligado, dahil sa hindi siya natakot, ang sitwasyon ay nawala. Madalas na inaantala ng mag-aaral ang kanyang pagpapakita sa pamamagitan ng paniniwala sa hindi pagkumpleto. Dapat niyang gawin ang pahayag na ito. Sa banal na isip mayroon lamang pagkumpleto, sa makatuwid, ang aking pagpapakita ay nakumpleto. Ang aking perpektong trabaho, ang aking perpektong tahanan, ang aking perpektong kalusugan. Anuman ang hinihingi niya ay perpektong ideya na nakarehistro sa banal na isip at dapat ipakita sa ilalim ng biyaya sa isang perpektong paraan. Nagpapasalamat siya na natanggap na niya sa hindi nakikita at gumagawa ng aktibong paghahanda para sa pagtanggap sa nakikita. Ang isa sa aking mga mag-aaral ay nangangailangan ng isang pinansyal na pagpapakita. Lumapit siya sa akin at tinanong kung bakit hindi ito natapos. Sumagot ako, marahil, nakaugalian mo nang iwan ang mga bagay na hindi natapos, at ang subconscious mind ay nakaugalian na ang hindi pagkumpleto, kung ano ang nasa labas, ganoon din ang nasa loob. Uuwi ako at tatapusin ang isang bagay na sinimulan ko, ilang linggo na ang nakakaraan, at alam kong magiging simbolo ito ng aking pagpapakita.
Masipag siyang nananahi, at hindi nagtagal natapos ang artikulo. Di nagtagal, ang pera ay dumating sa isang pinaka-curious na paraan. 2 beses na binayaran ang kanyang asawa sa kanyang sweldo sa buwan na iyon. Sinabi niya sa mga tao ang kanilang pagkakamali at nagpadala sila ng salita upang itago ito. Kapag ang tao ay humingi at naniniwala, dapat siyang tumanggap, sapagkat ang Diyos ay lumikha ng kanyang sariling mga daluyan. Minsan tinatanong ako, ipagpalagay na ang isa ay may maraming talento, paano niya malalaman kung alin ang pipiliin niya? Kung kagustuhan talaga na ipakita, sabihin, walang hanggang espiritu, bigyan mo ako ng isang tiyak na gabay, ihayag sa akin ang aking perpektong pagpapahayag sa sarili, ipakita sa akin kung aling talento ang magagamit ko ngayon. May kilala akong mga tao na biglang pumasok sa isang bagong linya ng trabaho at kumpleto sa kagamitan na may kaunti o walang pagsasanay. Kaya't gawin ang pahayag, ako ay ganap na kasangkapan para sa banal na plano ng aking buhay at maging walang takot sa paghawak ng mga pagkakataon. Ang ilang mga tao ay masayang nagbibigay, ngunit masamang tumatanggap. Tinatanggihan nila ang mga regalo sa pamamagitan ng pagmamataas, o ilang negatibong dahilan, sa gayon hinaharangan, ang kanilang mga channel, at palaging nakikita ang kanilang mga sarili na kaunti o wala na. Halimbawa, isang babae na nagbigay ng malaking halaga ng pera, at may reg along inaalok sa kanya ng 1,000 dolyar. Tumanggi siyang kunin, sinabing hindi niya ito kailangan. Di nagtagal pagkatapos nito, ang kanyang pananalapi ay naubos, at natagpuan niya ang kanyang sarili sa utang para sa halagang iyon. Dapat tanggapin ng tao ng may kagandahang loob, ang tinapay, na ibinalik sa kanya sa pamamagitan ng tubig, walang bayad ninyong ibinigay, libre ninyong matatanggap. Palaging may perpektong balanse ng pagbibigay, at pagtanggap, at kahit na ang tao ay dapat magbigay ng hindi iniisip ang mga kapalit, nilalabag niya ang batas, kung hindi niya tinatanggap ang mga pagbabalik na darating sa kanya para sa lahat ng mga regalo, ito ay mula sa Diyos, ang tao lamang ang naging daan. Ang isang pag-iisip ng kakulangan ay hindi dapat itago sa nagbigay. Halimbawa, nang ibigay ng lalaki ang 1 sentimo, hindi ko sinabi, kawawang tao, hindi niya kayang ibigay sa akin iyon. Nakita ko siyang mayaman at maunlad, kasama ang kanyang pangtustos na bumubuhos. Ito ang kaisipan na nagdala nito. Kung ang isa ay masamang tumanggap, dapat siyang maging mabuti, at kumuha ng kahit 1 selyo kung ito ay ibinigay sa kanya, at buksan ang kanyang mga daanan para sa pagtanggap. Mahal ng Panginoon ang masayang tumatanggap, gayon din ang masayang nagbibigay. Madalas kong tinatanong kung bakit ang isang tao ay ipinanganak na mayaman, at malusog, at ang isa ay mahirap, at may sakit. Kung saan may resulta, ay may palaging dahilan, walang pagkakataon. Ang tanong na ito ay sinasagot sa pamamagitan ng batas ng reincarnation. Ang tao ay dumaraan sa maraming pagsilang, at pagkamatay, hanggang sa malaman niya ang katotohanan na nagpapalaya sa kanya. Siya ay ginuhit pabalik sa antas sa lupa, sa pamamagitan ng hindi nasisiyahang pagnanais, upang bayaran ang kanyang mga utang sa karma, o upang matupad ang kanyang kapalaran. Ang lalaking ipinanganak na mayaman at malusog, ay may mga larawan sa kanyang subconscious mind, sa kanyang nakaraang buhay, ng kalusugan at kayamanan. At ang mahirap at may sakit na tao, ang sakit at kahirapan. Ipinakikita ng tao, sa anumang antas, ang kabuuan ng kanyang subconscious mind na mga paniniwala. Gayunpaman, ang kapanganakan at kamatayan ay mga batas na gawa ng tao, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kasalanan na minana natin kay Adan, na pagkahulog sa kamalayan sa pamamagitan ng paniniwala sa 2 kapangyarihan. Ang tunay na tao at espiritual na tao ay walang kapanganakan at walang kamatayan. Siya ay hindi kailanman ipinanganak at hindi kailanman namatay. Kung paano siya sa simula, siya ay ganoon ngayon at kailanman. Kaya sa pamamagitan ng katotohanan, ang tao ay pinalaya mula sa batas ng karma, kasalanan at kamatayan, at ipinakikita ang taong ginawa sa kanyang larawan at wangis.
Ang kalayaan ng tao ay dumarating sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang kapalaran na naghahatid sa pagpapakita ng banal na disenyo ng kanyang buhay. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, "Magaling, mabuti, at tapat ka na alipin, naging tapat ka sa maliit na mga bagay, gagawin kitang pinuno sa maraming bagay, ang kamatayan mismo pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon, buhay na walang hanggan." Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan nyo, maaari po lamang na pindutin ang like at subscribe button at ang notification bell upang lagi kayong updated at magpatuloy pa tayo sa ating pag-upload.